Araw ng Sabado ngayon ay tayo muling magbabalik sa lungsod ng Maynila. So bali pupuntahan uli natin yung Bahay Nakpil. And ito yung ating part 2 video. So dito sa mga vlog na ginagawa natin, pinapakita ko sa inyo ang noon and ang ngayon. So noon, ibig sabihin kung ano siya noon, ano yung itsura niya, and kung ano yung istorya niya. Tapos ginagawa rin natin ang ngayon, kung ano yung date ngayon. So dito sa part 2 ng ating Bahay Nakpil, muli kong ibabahagi sa inyo ang mini history ng Bahay Nakpil. So doon sa mga nakapanood na, pwede nyo namang i-skip ang noon, then move na kayo sa ngayon. Okay? Manggagaling ka sa Quezon Boulevard, papasok ng FR Hidalgo Street, sa kaliwa makikita ang A. Bautista Street. Makikita ang isang dilapidated na tinatawag na Boy House, a 19th century dormitory that once housed artists and students like Manuel L. Quezon. Nasa tabi nito ang Bahay Nakpil Bautista o tahanan ng mga Katipunero, a well-preserved 19th century structure that now operates as a museum. Ang Bahay Nakpil Bautista ay itinayo taong 1863, inayos at niredesign taong 1914 ni Arcadio Arellano na kapatid ng national artist na si Juan Arellano. Ang bahay ay pag-aari ng mag-asawang Dr. Ariston Bautista at Petrona Nakpil na nananatili sa 432 Barbosa Street, na ngayon ay A. Bautista Street sa Quiapo, Manila. Key figures in the Philippine history have lived in the Nakpil House. Dr. Ariston Bautista, one of the first professors in the University of the Philippine College of Medicine, also invented a medicine to combat cholera. Among them are Gregoria de Jesus, widow of Andres Bonifacio, later married to Julio Nakpil, who was the brother of Petrona. Also lived there the national artist for architecture Juan Nakpil and Angel Nakpil. The Nakpil Bautista House also housed the original Black Nazarene statue of Quiapo Church during the World War II bombing. Carlos Palangka tayo, mga kaisubero. Thank you.
Jose Bautista. Madam, open po ang museum? Opo. Ah, pwede, yeah. Thanks, sir. Galing kasi ako nakaraan dito, Linggo. Ay, sabi, Sabado daw. Sabado na lang po kami dahil... Ay, ganoon. Wala na kami yung stocking, wala na po kami. Oo. Noon, 3 times a week. Oo. Oh, sige, okay lang po. Okay lang ba ipasok? Oh, sige, thank you po. Okay, so nagbabalik na tayo dito sa Bahay Nakpil Bautista. Ayan. So bali ito yung ating parto. So bumalik tayo dito dahil nung last time na pumunta tayo dito, Linggo, and during that time sarado itong Bahay Nakpil Bautista. Kaya bumalik tayo ngayong Sabado para makita natin yung taas. Ayan, tara. Okay, so ito yung entrance. Ito lang yung nakita natin the last time. Ayan. Okay. So hindi na natin to. Hindi na tayo pupunta rito, ha. Diretso na tayo sa taas. Okay, so ito yung music room ni Julio Nakpil. Ayan. So medyo may music lang tayo dito sa loob. So dito siya nag-aaral ng kanyang music. Dito sa room na ito. Ito. Tapos dito, itong part na to, guys. Ito yung kwarto ng kanilang mga anak. Kasi nung araw, kapag meron marami kang anak, yung mga anak mo sama-sama lahat sa isang kwarto. Hindi kagaya ngayon na hiwa-hiwalay. Tapos, ito yung kanilang room. Bedroom, dati. Ayan. Okay? Ayan, tapos dito yung kanilang kama. Dito sa part na to. Mamaya, tingnan natin yung kanilang kama. Nilagay na nila sa taas.
Thank you. Guys, ito yung namimiss ko sa probinsya. Ito, itong malaking bintana. Ayan. So kapag gigising ka sa umaga, kape-kape ka lang dito. Ayan. Tapos, dudungaw ka dun sa mga taong dumadaan. Ayan. Ito daw yung ano guys, main theater. Ayan. Ito. Ayan. Tapos nung araw, nung wala pa yung main theater na yan, mula dito, kitang kita na yung Quiapo Church. Diba guys, nakakatuwa. Oh. Nakakatuwa kasi dun sa tinirahan namin sa Cagayan Valley ng almost 10 years. Ganito kasi yung bahay namin doon, may malaking bintana, tapos nabubuksan mo siya lahat. And then mababa lang siya, pwede kang umupo. Tapos ayan, dumungaw. Tapos ginagawa namin, dito na kami nagkakape, namimerienda. Kasi malamig yung simoy ng hangin, lalo na sa umaga. Ito, original daw ito guys. Ito. Yan. Yan yung mga original chair. Pero ito mga to, ito mga bago na ito. Yan. Ito, ganun din, mga bago na ito. Yan, mga bago na. Okay. Pero syempre yung piano. Yan pa rin yung luma. Okay. So eto si Petrona Nakpil. Petrona Nakpil. Tapos ito yung kanyang asawa na si Ariston Bautista.
Ayun, eto na yung kama, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, so inakit lang nila rito. Ayan o. So eto pa rin yung original na bed. Ayan. Okay. Tapos etong cabinet. Grabe. Ang ganda ng cabinet, guys. Tuwan-tuwa talaga ako makakita ng mga ganito. Kasi kita nyo dito sa may photo. Ayan o. May kita nyo yung cabinet na sa background pa niya. So, ito pa rin yun. Nice. Dito naman tayo. Eto. Eto yung estero. Ayan. Pero bago siya naging ganito ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya dati. Ayan, eto. Ayan. Diba? Kita nyo. May mga naliligo pa. Siguro malinis pa yung ilog dati. Ayan. Pero ngayon, ano nang itsura niya ngayon? Nakakadismaya na. Ayan. Isang mabahong kanal na. Oh. Ay, ito maganda. Sampung aral ni Oriang. Okay, liga na, baba na tayo. Eto pala muna ipakita ko sa inyo. Eto yung kitchen. Ito pa rin yun. Tapos eto, guys, gilingan daw ito ng kape noong araw. Ayan. Ayan. So shout out sa mga kababayan natin na gumagamit pa rin ng mga ganito hanggang ngayon. Ayan, mga kahoy na sandok. Ang tawag dito, strainer na gawa sa kawayan. Ayan, mga basket na maliliit. Ayan, silip lang tayo dito sa lumang kitchen. Okay. So yan pa rin yun. Yung ceiling, yan pa rin daw yun. Okay.
And meron pa sa taas pero hindi na tayo aakyat doon. Kasi ano lang daw yan eh. Parang bodega na nila. Diga na. Natutuwa talaga ako dito sa bintana. Wait nga, isang sulyap pa sa bintana. Sulyap tayo sa napaka-preskong bintana nila. So huwag nyo nang pansinin yung nasa labas ha. Ang pinapakita ko lang yung mismong itong bintana na ito. Nakakatuwa. Ayan. Diga na. Thank you. Okay, baba na tayo. Boss, thank you. Salamat po kuya. Okay, ano oras na ba? Mag-alas 11 na, grabe ang init. Ayan, balik na tayo ng eskolta. So nandito yung ating sasakyan. Ayan. Alam nyo, talagang natutuwa ako na makakita ng mga ancestral house. Most especially kung mapapasok natin sana yung mga loob nito. Pero marami tayong mga kababayan, most especially yung mga new generation na no. May ilan sa kanila na hindi nila na-appreciate yung mga lumang bahay. Ano? Pero meron din namang mga nakaka-appreciate dito. Yan, so sana magkaroon pa tayo ng mga vlog na mga ancestral house. Sana kung meron sa inyong mga nanonood, please invite nyo ako. Pero alam nyo, may mga Pilipino na mas gusto nila yung pinapanood na lang eh. Kesa yung magre-research pa sila or maghahanap ng libro para malaman yung history nito. So I hope na na-enjoy nyo itong part 2 ng ating Bahay Nakpil. And again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, at kung gusto niyo naman itong mga ganitong klaseng video, please subscribe to my channel and i-click niyo yung bell button guys ha, para ma-update kayo kapag meron tayong mga bagong videos na ina-upload. Tapos follow niyo na rin ako sa aking second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook kay YouTubero. Okay? Again, maraming salamat. I'll see you again on our next vlog. Bye everyone. You'll make it all.